Yan. So, welcome guys sa Bayan Trading Channel. Well, magpo-provide ako ng review ngayon sa crypto. Okay, so, basically, mas active ako dito. Siyempre kasi nga, nasa Middle East tayo. Mas accessible kasi 24 hours. So, kahit anong oras, OFW or non-OFW, kahit anong time na free ka, magkakaroon ko ng chance na mag-trade or mag-invest dito sa cryptocurrency. Okay, unlike pag US market, PSE. So, medyo alanganin. May lalo sa PSE, medyo alanganin sa akin yun. Although, hindi naman nawawala sa portfolio natin. Siyempre, kasi yung pinaka-roots natin. Diba? So, mas safe pa rin. Like, sa crypto, safe naman. Pero, siyempre, hindi yung pa rin maaalis yung offshore kasi yan. So, pag nawala bigla yung broker, wala kang mahahabol. Diba? Okay, not to spread food. Okay? FUD, kung tawagin nila. Pero, siyempre, hard-earned money natin. Dapat safe tayo. So, yan. Review na tayo. By the way, guys, ang po-provide kami ng trade signal. Okay? Intraday yun to swing. So, 8 to 10 signals per day. Kung gusto nyo mag-join, check nyo lang sa description. Yung link sa description, makikita nyo doon. Puto kayo sa FB page. And then yung link. Check nyo yung mga how the signal performs. Okay? Siyempre, hindi siya 100% accurate. Pero, yung risk-reward ratio na binibigay namin is napaka-reasonable. Then, maganda yung trades namin recently. Okay, so with minimum subscription fee or you can trade using yung broker na pinupush namin or yung ginagamit namin, which is Bityard. Okay, pag nag-join ka ron, free na yung ano mo, yung trade signal mo. Then, with minimum deposit, napaka-minimal lang. Okay, so yan. Start tayo. BTC, nag-break ang trend line, pero still holding pa rin na 60k. 59 something. Tignan natin. 59.6. Okay. So, medyo matindi yung ginalaw nito. Sana wala pa sa distribution phase. Pero, medyo matindi na rin yung inangat nito. Okay. Pero, looking at this one, para sa akin, nasa major bull run pa rin tayo. Okay. So, above 200 DMA itong ginagamit natin. May mga support level na susunod. So, around 51 yung pinakamalalim. Pero tingin ko, as long as holding yan ito, goods pa rin niya. Kasi, kung talagang solid na yung pagbagsak niya, tingin ko, hindi na ito mag-test ng 60k. 58, pababa na to. Pero ito yung major na dapat niyang i-breach. Around 63k. Okay? So, ito sa mga Bitcoin holders sa nag-trade namin is BTC. So, ito yung mga structure na titingnan ko sa kanya. Hindi ako masyadong titrade ng BTC kasi marami gumagalaw, lalo yung mga Metaverse coin, yung mga meme coin. So, andun kasi yung mga play. Eh. Talagang makikita mo doon yung mga 10x, 100x na galaw. Pero just to give a idea, kung saan ba gumagalaw yung price, syempre, pag gumalaw yung BTC, gumagalaw na lahat. So, sa Bitcoin, daily time frame to guys, itong play na gagawin natin. And advice ko lang, as much as possible, don't go over leverage kung mag-futures kayo, margin or contracts. Kahit anong tawag yan, isa lang yan. Leverage trading lang din yan. Mag-maximum lang kayo sa 10x. Okay? As long as yun na intindihan nyo, and kaya ng ano yung trade ng portfolio nyo. Deadly kasi yun guys. So, kung spot, mas okay din. So, ito yung clicking ako na play sa kanya. So, cut at 57, which is ito major support para sa akin until 57,360. So, angkat natin sa around 57,058. So, more or less, give or take 57 lang din yan. Then, yung TP may sa around 67. Okay, so yan. Yan kay BTC. Hindi pa siya ganun kabilis gumalaw tulad ng iba. Okay? So, yan kay BTC. Yung mga Metaverse coin, Mana. So, ito yung mga nagdala ng port natin. Congrats sa mga KTC Crypto members na ano na kaka-position. Pero syempre hindi naman lahat kaka-position kasi nga real-time yung ano natin, real-time yung signal, pero hindi naman lahat nakatutok lagi sa signal. Pero within the day, makikita na lang kasi H1TF yung ginagamit namin. But for the sake of this video, one day to H4 ang gagamitin natin na ano, time frame. Okay.
mga na USDT, Decentraland, sa mga hindi nakakaalam, it's isa sa major player ng Metaverse pagdating sa ano, sa crypto. Okay, syempre Metaverse, research yun na lang kung ano yun. Okay, pupro-provide ako ng separate video in case ma-free tayo kasi medyo mahaba. O hindi lang siya pwede sinabing Metaverse, which is yung virtual reality, augmented reality. Marami kasing components yun. Okay, so para hindi iwas tayo sa solid na hype at maintindihan natin yung talagang components ng Metaverse. Okay, ba't ba siya gagalaw? Ba't gagalaw isang stock like Facebook, Microsoft, even government, guys? Okay, so hindi na, dagdag research lang din kayo. Even yung mga government, pumapasok na sila rito, slowly. Okay. So, Mana USDT, ito yung pinaka-coin ng Decentraland. Decentraland yung pinaka-metaverse na platform. Okay. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Para sa akin yung platform, i-search nyo na lang kung nasan yan. So, ito, magandang ginawang play. So, recently, nagkaroon kami, ang naging entry is around 150, kung yung nagkakamali. Okay. So, H1TF. Kita natin. So, yan. Ito kung paano natin dinivise yung trade recently. Pero medyo matagal na. Yung matagal na. So, within this month lang din. So, yan. I think, dito sa area natin. Yan. Dito sa yan. Around 150. Medyo matagal-tagal na nga. Ayan, dito. Ito yung, ano yun. Ito yung nag-trigger. Ito yun. Ayan. Ito yung nag-trigger nyo. So, our signal is via Telegram. Okay? So, doon na sinishare lahat. Makikita nyo lahat doon. So, yung mga nakasabay dito, ako hindi nakapagbenta sa top kasi napakabilis ng galaw nito eh. Pero within this limit, within this price range, 350 to 380, yan, dyan ako nagbibenta ng mga positions ko kay Mana. So, napaka-typical breakout ng H1. So, cut below. Ganun naman yan. Normal yung reward ratio namin is 2. Pero yun nga, since intraday to swing yung pwedeng gawing play, then good yan. Para to hold as long as you're in gain, okay? So, yan. Mana USDT. So, meron tayong support level dito. So, ito, tinitingnan ko to. Medyo bibilis ako ng konti. Para makita nyo yung play na tinitingnan ko kay Mana. So, ito sa H4TF, ito yung play. Bull flag pattern. Okay, so, ganoon ko siya tinitingnan. Siyempre, iba-iba tayo ng PBC chart. Nga lang, medyo mahina yung galawan niya. Okay, so yan, tinitingnan ko itong move up, okay, yung leg na to, which is nasa around 39%, more or less, give or take. So, parehan-parehan ng fractals, isa naman yung galawan nila. So, tingnan natin kung mapufulfill niya ba yung ano na yan, yung movement na yan. Okay, so yan. Wait lang, guys. Okay na. So, kung titingnan natin, kung lilipat lang natin ito dito, around 33%. Which is okay pa rin for me kasi ito tinitingnan ko to as weak fill. Ito yung matinding weak. So yung mga nakabili dyan, siyempre ipit, talo kong spot. Pero kung futures yan, wala, sunog na, sigurado. Nag-overshoot to, pero napakabilis ito guys, kahit sa minute time frame. Wala makakahabol nito kasi pag pump niya ng ganyan, biglang dip agad yan. Ganun kabilis siya nag-dip. So medyo matindi yung ganalaw. So tinitingnan ko sa kanya. So, 33% para sa akin is possible given ang movement nito is napakataas. Okay, ni Mana USDT. Okay? So, kung gagawin nyo ng play, kung leverage, so medyo mababa lang. Okay, huwag kayo masyado mag-over leverage at hanggang maaari, mag-set kayo lagi ng cut loss. Ito, 10% na nga ito eh. So, mag-leverage nyo ng 5x, yung 50% ng position mo, di ba? So, risk-reward ratio of 2. Okay pa nga yan, pero mas magiging minimum tight yung cut mo. So, dito pa lang sa first 2.57, makakao ka ng TP, which is good para sa akin, di ba? So, syempre, initial TP yan is ito. So, yan lang kay Mana, USDT, Sandbox. Okay, ito mga major player to for me sa ano, sa Metaverse. Syempre, may mga points na maliliit. Okay, ibig sabihin yung market cap nila is below billions, okay, 300 million, 200 million. Ayun yung mga malalakas mag-pump, okay, mga 10x hanggang 100x movers. Pero syempre, ganoon din siya kabilis bumaba. And hindi nyo siya makikita masyado sa major exchange like Binance, Bityard. Normally, sa PancakeSwap mo sila makikita. And bago mo mailabas, sa PancakeSwap lang din. So, kailangan mabilis yung galawan.
Yan. So, same thing. Yung fractals na pinakita ni... So, yun nga, same thing siya na pinakita ni Mana. Ito si Sandbox. Actually, mas mababa ang galaw nito recently. Pero ngayon, nag-breakout. Nakita natin. Okay. So, yan. Makikita nyo, nag-breakout na yan. So, mas naunahan niya pa yung price ni, ano, ni Mana. Si Decentral lang si Mana talaga ang naunang gumalaw. Ewan ko pati bigla itong humabol. Nag-dip yung mga coin recently, ito talaga nag-pump bigla. So, nakabili naman tayo niyan. Siyempre, yun nga lang ang medyo disadvantage siguro sa crypto. Kung gusto mo talaga maka-ride sa mga movers within the day, kailangan active ka lagi. Kine-check mo yung account mo. Okay. Kasi yung galawan nito, split seconds na, tumitira ng mga 30%, pataas yan. So, kahapon nasa 30%. So, imagine na nag-dip yung coins at this area, ito ah. Nag-dip yan, dos nag-high siya ng 44%. Then, pinaka-high niya, yung pinaka-top niya is 53%. So, ganun kabilis. Kailangan nakikita mo talaga. Okay. So, SandUSDT is a major player fundamental wise, Mana and Sand para sa akin magiging malaking movers to. Siyempre hindi sa short term, in the long run, siyempre. SandUSDT nagkaroon ng pullback pero na-fulfill niya na yung ano, yung hinahanap kay ano, kay Mana. So ito para lang ano. So isa to sa mga considerations ko rin. So, pansin nyo, yung pinaka bull flag niya. Okay. Ito medyo mas mano lang, mas makapal. Pero ganun pa din. Diba? Tapos from here, ito yung pinaka-breakout. So, 28% run. Pero ito, mas malaking ginawa nito. Tsaka tuloy-tuloy. So, walang ano, walang pullback. Okay, ang pullback nito, kahit sa H1, wala itong pullback kasi dire-diretso yan. Yun nga lang, currently, nasa loob na ulit siya ng pinaka-support na medyo nasa console area. Kung titignan natin, ito na yung magiging focus kasi ito na bridge na to. So, ito na yung magiging focus ni Sun. Okay? So, at least, syempre, kailangan natin gawa ng play para may itong idea. Pwede trade natin. Pero, ayan, so guys, nga pala, sa KTC Crypto, so long-short position ang ginagawa namin. Okay? Hindi lang siya long. Long-short position. And 8% din. So, ito kasi reasonable, pero kung gusto maging tight cut, siguro mas i-advise ko din sa mas lower time frame kayo ito na yun, 5 minutes or lower. So, yung cut nyo is, siguro mangyayari yan, nasa ano lang, nasa let's say 2% or 1% lang. Mas malaki yung, mas maliit yung margin of error. Pero, yung risk-reward ratio, mas okay. So, almost the same naman, pero syempre yung frequency, yun ang pinag-uusapan dun. Mas mabilis kayo mag-trade. Dito medyo relax ng konti, pero mabilis pa rin. Lalo ang crypto is mabilis kumalaki. So, ang USDT, ayun sinitingnan ko sa kanya. So, yung mga movers recently, tingin tayo ng ano, SLP. Yan, ako, yung mga Axie players na tulad ko. Yung SLP natin, nag-dip na. Ganun talaga, tayo magagawa. Siyempre, attitude of gratitude pa rin, be thankful kung anong meron. Okay, yung iba siyempre walang-wala. At least nga tayong kinikita pa rin kahit pa paano. Nag-pump na nung nilabas yung Ronin Dex. So, ito yung range tinitingnan ko. Napaka-straight forward. Okay? So, syempre before that, meron kang solid price action dito. So, tinanong mo sa H4. So, yan. Basically, pag ako nag-chart guys, may ganyan na talaga siya eh. Kasi kita mo na naman eh. Syempre, hindi siya ganun kadali. But it comes with experience. Pag matagal na naging tumitingin sa chart, medyo mabilis na kayo makakapag-plot. Alam nyo na tinitingnan nyo. Pag may trade, alam nyo. Pag walang trade, alam nyo rin. So, hindi na kayo mag-aaksaya ng oras. So, cut niya is 8%. So, pag mas mababa pa, sa 5% cut, no, 2.1. No? Solid pa rin to. Di ba? So, ito yung pinipeg mo eh. 2.76. So, yung pinaka-immediate support niya sa H4, medyo hindi nakakayanin. 1.5. Pero okay pa rin yan. Kasi nga ito naman kasi more on down na yung paggalaw niya eh. So medyo skeptic na kayo sa long position. Siyempre pwede mo itong tirahin ng short. Dito lang. Ito yung pinaka basis ng ano, ng chart para sa akin. Yan. Ito yung
your cut will be above. So, syempre, sa mga di pa familiar sa short, meron kaming video. Paano ba yung short-term trading, yung shorting or short selling. Ayan, medyo syempre ayaw nang mangyari yung ganito kasi syempre ano tayo, active player tayo. So, ayaw natin mag-dip yung SLP. But for traders, para sa akin, ito yung short position trade na pwede. So, ito yung range na ginagalawan niya. Kaya, diyan lang kayo maghahanap ng mga play niyo. Pero overall, downtrend pa rin kasi yung kumbaba talaga to si ano. Sana may recovery na. Okay, so, para happy-happy sa Pasko lahat. Lalo yung mga scholar. So, yan, maganda naman yung trail niya. Nagkakaroon ng rejection dito. So, let's see kung if you feel ba tong ano na to. Kung magkaroon ba ng weak feel. Okay. ADA. Cardano. So, Cardano medyo natulog. Hindi pala medyo natulog. Natulog talaga. So, ito. Nung nakaroon ng dip, so, tennis niya na yung 200 DMA. Pero, maganda yung rejection eh. So, tingin ko, good to consider to para sa trade. Si Cardano. So, isa daw to sa competitor ni ETH. So, Ethereum. Pero para sa akin, Solana yung pinaka-top na magiging competitor niya talaga. ADA, tingnan natin. Pero ang magiging competitor niya to, imagine at the price of 1.86. Yan din nagsimula si Solana, si Sol. Okay. So, 2.35 profit target, immediate support. Ito na. 1.86 immediate resistance. Ito. Ito yung dip eh. So, looking at this one, tingin ko medyo hindi maganda risk reward ratio sa daily. Yan sa H4, kung meron bang magandang play. Medyo shaky ang crypto guys, pero ngayon kasi nga may mga sell-off na nangyari. Pero overall, pag active ka naman sa market, so mapapakinabangan may mga quick play. Okay? So, yun ang pinoprovide namin sa KTC Crypto. H1TF yung play na ginagawa at least. Hindi ko masyadong kinoconsider yung trend. Kasi you're trading the range lang. Yung range lang yung tinitingnan namin. Okay, tinitingnan ng members. Okay, tinitingnan namin para mag-provide ng signal. So, 2.14 risk reward ratio minus fee. Magiging ito na yan. Kung maganda yung galaw, then potentially pwede nyo pang i-bridge above. So, reasonable yan para sa akin yung ganyang play. Siyempre, hindi naman lahat yan mangyayari. Pag na-hit yung cut, okay? Cut loss, ganun ka simple yun. So, yan. Magiging play ko kay Cardano, ADA. Cardano, okay? Shib. Uy, Shib pala. So, congrats again sa mga nag-profit kay Shib. Yung mga naipit. So, dapat nakapag-cut na kayong tindi ng ginalaw nito. 10% down na. Silipin nga natin. Oh, yan, may play pa pala akong tinignan dito pero yan, hindi pa rin naman siya nabibridge eh. Doon pa rin eh, kumbaga siguro ang isang positive dito is ma-hold niya pa rin yung support level. Yan, yan ang pinaka-positive dyan. Pero moro na nalang to eh, quick trade, mga liquidity grab dito, napaka-tindi na kasi yung ito na tinitingnan nila unless talaga pag gumalaw kasi ng malakas yan, tuloy-tuloy, pwede, pero looking at the movement, para sa akin, humina na kasi yung momentum nito eh. Yun ang pinakakailangan natin tandaan. Tulad yan, hindi siya nakakabalik, diba? Solid trend line yan, ha? From the dip, okay, 0.007, which is saying yung naging entry line. So, congrats sa SHIB, maganda yung naging play namin dito eh. So, member nakasakay. Grabe, 521%. Kung may leverage ka din, mas matindi pa. Maraming ginawang millionaire sa SHIB. Lalo yung mga long-term holder nito. Yan. So, reward ratio, pareho, 12% pa rin. No? Yan, 8%. Kaya ba dito, 2.2? Yan, kaya. Diba? Pero again, syempre, ako iti-trade ko ito, mabilisan lang. Pero kung, yan, day trading, less hassle, on spot ka lang, or leverage 2x, 3x, or 5x, so, reasonable na to. Siyempre, low allocation kasi ang cut mo is 9% times 5x, maybe more or less 45% ng position yung makakat. So, low allocation. Yan ang technique doon para sa akin. So, kung mataas yung leverage, low allocation. Kung mababa yung leverage, yan, high allocation. Okay? So, yun lang guys. Sana nakapagbigay ako ng idea. Yun lang naman yung mga major movers ngayon. Marami pang, yung iba kasi hindi mo makikita sa major exchange.
Okay, so thank you guys and God bless.